Intinya aku pengen apa nih? Coba kita lagi ya. Intinya apa yang asal tuh? Apa yang asal? Ya aku pengen poster sih. Apa sih itu nama itu ya? Aku pengen poster. Ah, ini. Kalau yang pas itu kan ya. School ID na nabigay mo. School ID. Sorry, sorry. Picture mo kayo siya. Ito pa ID ko. Photograph ko na. Alam po ang puta ng bigat. Pangalan. Tingnan niyo ako, tingnan niyo may puta sa wala. Okay. Dito sir, tingin nyo muna kung may puto sa wala to. Ang ating criminalin. Ito yung ating. Okay. Tingin mo. Kung may puto sa wala. Wala na. Palagay po ako dito sir. One box here. Ibig sabihin sa ating box. Ano? One box po. One box here. Sir, ito, pang ano? Pang merienda. Yeah! Sir, picturean ko lang kayo. Ah. Oh, ano ka? Sir, ito pang merienda ko, sir. Ay, salamat. So ayun mga kababayan, sa lahat po ng ating mga subscriber, sa mga patuloy po na nagtitiwala sa atin, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga bagong subscriber, maraming maraming salamat. At doon po sa hindi pa, ayun, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, welcome po kayo sa ating channel. Welcome po dito po sa Pitong Gatang OFW, Buhay Driver, Buhay OFW po dito po sa Saudi Arabia. Ayan. So magandang araw po, magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat po ng ating mga kaumbuyan, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng OFW po sa buong mundo, nasan man po kayo ngayon, ay sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan, sitwasyon. Yeah! Laban lang, patuloy lang tayo sa ating buhay araw-araw, ano man yung problema na yan, yung pandemic na yan, di ba? Sa lahat ng mga OFW na hindi pa makauwi-uwi. Kasi nga, dyan sa problema ng pag-handle po ng quarantine facility. Very limited lang po yung mga allowed.
na makauwi po sa ating bansang Pilipinas. Ayan. So, maiba tayo. Ano? Ayun. Pag-usapan natin yung ating bagahe. Ha? Dumating na po. Ayan, dumating na yung ating bagahe. At okay naman. Yung box natin na pinadala natin doon ay tumimbang po siya ng 138 kilos. Yun. 138 kilos mga kaumbuyan. Napakabigat. Kaya kung mapapansin nyo yung box natin nung nasa bahay pa, talagang smooth na smooth pa siya, makinis. Talagang matikas yung ating box. Nga lang, nung dumating na po sa Pilipinas, medyo nagka-deform-deform. Pero normal lang po yun kasi talagang napakabigat po nung box. Napakabigat po talaga nung box. Kaya talagang sabi ko nga, medyo magkakaproblema ito dahil medyo magkakayupi-yupi itong box natin, madideform. Kaya ginawa talaga natin yung tape na makapal. Apat na layer yata, tatlong layer yung kanyang katawan, tapos yung baba at saka yung taas, yung saraduhan ay apat na patong, 4 layers po ng tape. Kaya yung masabi ko sa inyo, kahit siya pinagbalibagan, kahit ilang buwat siya, pagulungin man yan, pagulungin man siya mga kaumbuyan, ay hindi siya masisira, hindi masisira yung ating box. Napakaganda dahil meron pa rin siyang lock, meron pa rin siyang plastic, ano bang tawag dito? Yung ginagamit po sa cargo, yung pinantatali na inilalak na plastic na para siyang ganyan kalapad. Maganda. Napakaganda ng servisyo po ng ating pinagpadalan, yung Pinoy Balik Bayan Express. Baka naman, ha? Baka naman. Yung mga kababayan natin dyan. Boss Roger, Boss Rudel, shout out dyan sa Balik Bayan Express. Yeah. Located po sa near in Romania, Alcobar. Ayan. Yung mga kaibigan natin dyan, ha? Bossing, baka naman, ha? Sa susunod. Ako po hindi binayaran para po i-vlog ko ito, i-vlog sila. Nataon lang po talaga na magpapabagahe po tayo. Wala po tayong bayad. Hindi ko po yan ini-endorse na dyan po kayo magpadala. Pero sa akin po, ayan, napakaganda po ng servisyo nila. Pagkalabag po nung ating bagahe sa Pilipinas, ha? Pagkalabag po ng bagahe natin sa Pilipinas, ay in-inform po agad nila yung receiver po sa Pilipinas. Yung misis ko, yan. Yeah! In-inform po agad nila na nandun na yung box. Anytime, the following day po ay i-deliver na po yung ating bagahe. So, maayos, walang sira yung box, although medyo may konting yupi-yupi na deform, hindi siya nabuksan. Kasi nung nakaraan nabuksan kasi chinek ng custom, pero ngayon so far so good, walang ginawang inspection ng custom po. So maganda yung servisyo nila. Kahit po sa pagkuha po ng bagahe sa bahay ko, talagang pinuntahan nila sa bahay, binuwat nila, tinimbang nila doon. Napakaganda po ng servisyo. Anytime tawagan nyo sila, sasagot po sila. Hindi katulad po ng ibang courier dyan na hirap pong pangtakin, hirap tawagan. Pero sila, isang tawag mo lang, ay sasagutin po agad yung tawag ninyo. At saka kung meron kayong mga inquiry, may mga tanong kayo, bibigyan po nila ng kasagutan. Kaya maraming salamat sa courier, sa pag-iingat nyo po doon sa aking box. Ha? Katulad nga sinasabi ko, sa inyo, mga kaumbuyan, ay kaligayahan po namin yan, mga OFW. Makapagpapagahe, makapagpapackage. Ha? Wait lang, at talagang merong abnormal na driver na naman eh. Come on! Alam mo, laging emergency ang lakad eh. So, ayun. Maraming salamat nga sa pag-iingat doon sa box natin dahil
yan kasiyahan namin. Ano? Isang taon namin inipon yan. Ako ha, isang taon kong inipon yung mga kaumbuyan. Yung iba dyan eh, baka hindi lang isang taon nag-ipon para makapagpapagahin ng maganda, makapagpapackage po ng maganda. So, masaya kami dahil nakarating po ng payapa yung box namin. Eh, minsan talagang yan din yung pinanlulumo ng mga kababayan nating OFW na pag nagpapackage, nagpapagahe, magdating sa bahay, bukas na yung box. Ha? Bukas na yung box. Wala na yung ibang mahalagang bagay. Inukuha. Oh, come on! Ano? Pinag-iinteresan po. Eh, wala naman pong ibang magbubukas niyan. Ha? Shout out dun sa mga tao, kung sino man po kayo na nag-i-interest po sa bagahe po ng OFW. Wag naman po, dahil yan po ay talagang pinaghirapan namin. Nagtiis kami ng gutom, hindi kami magmerienda, nag-overtime kami, nag-part-time kami para lang pumabili ang mga bagay na yan para po sa aming mga mahal sa buhay. Eh, wag niyo naman po sanang biglang kukunin niyo na lang po ng ganun. Ha? Shout out! Sana naman po ay makonsensya po kayo. So ayun, yung box ko po na iyon, yun po ay pasalubong ko po. Bubuksan po yan na pag-uwi ko. Kaya, kabilin-bilinan ko sa misis ko, wag pang gigilang buksan. Sabi ko, dyan lang yan, hintayin nyo. At para sa inyo din naman yan. Ha? Kasi pag binuksan nyo yan, wala na akong pasalubong. Di ba? Pasalubong natin yan sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa aking mga pamilya, nanay, tatay, kapatid, anak, yan, lalo-lalo sa mga anak ko, sa asawa ko. Pasalubong ko sa kanila yan, nasa loob yan. So, ayun nga pala, shout out din sa mga kapitbahay natin dyan, ha? Pag nagbabalik bayan ng mga OFW, di ba? So, nangyayari naman talaga to. Ito, kwentuhan lang po ito, ha? Kwentuhan lang. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ayan. Nung umalis ang isang OFW, ha? May salitang ingat. Ingat ka. Pagpunta mo dyan sa kung saan ka man pupuntang lupalop, wala kang narinig. Pero nung dumating ka, nako, ayan na. Ayan na. Ha? Kunwari pang mangungumusta, pero iniintay naman yung pasalubong. Oh no! Yan, shout out sa inyo ha. Yan, mga kababayan natin dyan ha. Ang tamaan ay huwag magagalit. Dito muna tayo sa tabi. At maagap-agap pa naman. So ayun, huwag naman kayo mag-alala dahil may nakahanda naman pong pasalubong para sa inyo. Yeah! Ha? Ganyan po ang OFW. Kahit pa paano, bibigyan po kayo niyan. Minsan nga lang, mga kaumbuyan, binigyan muna, naghahanap pa. Ha? Binigyan muna, para masama pa loob eh. Kasi may mga pagkakataon na binigyan mo, parang hindi pa niya gusto. Bakit? Wala ba nung ano? Binigyan mo ng ganito, ng toothpaste, na kung ano man lang, pasalubong, naghahanap pa eh. Wala bang ganito. Mas masarap sana yung ganun eh. Di ba? Para nakaka-open naman sa atin yung mga OFW. Huwag naman po sanang ganun. Kung ano po yung binigay sa inyo, tanggapin nyo po ng maluwag sa inyong damdamin. Dahil iyan po ay binili namin yan, pinaghirapan namin yan. Hindi po namin yan pinulot. Kaya kung ano po yung iabot sa inyong pasalubong, pagdamutan nyo na. Kung ano yung binigay sa inyo, pagpasalamatan po natin. Sa ating mga kababayang OFW na magbabalik bayan, kung meron naman tayo, bigyan natin. Mas maganda po yung nagbibigay. Share your blessing, sabi nga. So yun lang, maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kaumbuyan, sa lahat po ng ating mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta sa atin, sa ating channel. At doon po sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po. At sana po ay natutuwa kayo at nabibigyan ko po kayo ng information sa ating mga video vlog. Ha? At doon po sa hindi pa, at bago pa lang po sa channel natin, ay mag-subscribe na po kayo. Yan.
subscribe at paki-like din po at saka po share para po lumawak pa po yung ating channel. Maraming maraming salamat po. At lagi tayong mag-iingat. At shout out doon sa ating mga kababayang OFW na gusto nang magbalik bayan. Ngunit ilang beses na po nga nare-reschedule yung kanilang mga flight, ha? Konting tiis lang po. Konting tiis lang, pray lang tayo. Kasi talaga nagkaka-problema sila sa Pilipinas. Ewan ko ba kung ano pa nangyayari sa gobyerno natin. Ha? Ewan ko, bukod-dagi na lang yata tayo eh. Shout out! Ha? Bukod-dagi na lang yata tayong ganito yung sistema. Eh sana naman eh magawan po yan ang paraan. So yun lang, lagi tayong mag-ingat. Kasabay po ng ating pag-iingat, lagi po tayong manalangin. Lagi po tayong mag-pray, mga kaumbuyan. Dahil sa lahat po ng problema natin, sa lahat ng pagsubok na dumadaan sa buhay natin, pagkasama po natin siya, malalagpasan po natin lahat yan. Ano mang gano'n man yung kabigat, di ba? Problema man yan sa kahit anong problema. Sa pamilya, sa pag-ibig, sa pera, financial, saan man yan, sa trabaho man yan, lahat ng problema. Lagi lang tayong manalangin, humingi tayo ng patnubay niya. Ano po? At makakayanan po natin yan para po yung ating buhay ay makapagpatuloy pa po tayo sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. So maraming maraming salamat mga kaumbuyan. Until next time, ito po si Pitong Gatang. Maraming maraming salamat po.